Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa isang branch ni Mitsukoshi dito sa Better Living Parañaque. Dahil meron tayo dito isang i-feature na motor na super budget friendly, kamukha ito ng isa sa pinakasikat na underbone dito sa Pilipinas, pero mas mura to ng 60,000 plus. Ito nga lang ay 125cc, pero dahil nga doon ay super tipid na rin to sa gas consumption. Kaya kung naghahanap ka ng mura at sporty looking na motor, tutukan mo na to dahil check na natin yung kanyang specs, features, and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. May 3 available colors para sa motor na to. Itong binablog natin na glossy red, glossy orange, at may nag-iisang matte black. Umpisa natin ang pagkilatis dito sa motor na to sa kanyang gulong. May size to na 2.75x17. Yung size na 17 guys ay marami ka ng pagpipili ang rubber design. Gaya nito, kung medyo nasa rough road ka ay pwede mong palitan to ng dual sport na tire para mas makapit. At ang brand nito ay U1C. Mapapansin din natin dito yung kanyang braking system. Naka-disc brake na to pero nakabaling dito sa kanyang right. Karamihan kasi nandito sa left, no? Pero sa mga lower displacement at underbone ng Mitsukoshi, nasa right side. One thing na nakita ko dito sa motor na to na maganda naman ay naka-disc na yung kanyang braking system. Na para sa akin, yung experience ko with drum brake and disc brake ay mas gusto ko yung disc brake kasi mas makapit at mas responsive kapag ginagamit mo siya, lalo na sa mga sudden brakes. Lapad naman ng ating disc ay 3mm. Medyo malapad na rin yon. Makikita rin natin dito na marami na rin butas itong kanyang disc. It serve as a cooling system and at the same time, tagatanggal ng mga naiipong debris dito sa kanyang caliper. And speaking of caliper, meron tayo din ditong 2-pot caliper na kulay itim yung pagkaka-finish. Suspension natin ay naka-telescopic fork na matte black din yung paint job niya dito. Mapapansin naman natin ang kanyang speed meter reader ay cable pa rin. At isang kagandahan naman nito ay kung kailangan mo ng palitan ay marami ng ganitong available sa market. Kung pupunta naman natin yung kanyang fender, hati yung kulay niya. Ito yung kanyang major fairings, kulay red, na same dun sa kanyang body. Yung extension naman niya dito ay mahaba na rin. Hindi mo na kailangan ng additional mudguard para hindi matalsik yung motor. So okay na rin pala to. Akyat na tayo dito sa headlight natin. Mapapansin natin dito na may kamukha talaga siya. Hindi natin may pagkakaila. Mga ilaw niya dito, halogen type pa rin, bulb type sa kanya, signal light, meron din siya ditong daytime running light. Aggressive na rin tong motor na to dahil sa kanyang pointed na mga fairing na masasabi ko naman na pang millennial yung pagkakadisenyo sa kanya. Maganda rin yung kanyang decals dito. For the paint job naman, maganda yung kanyang pagkaka-finish. May mga glitters na rin siya. Check naman natin itong kanyang handlebar. Ayan, adjustable na rin yan. Dito naman sa kanyang meter panel, maganda rin. Napakalinis lang din, napakaganda ng design. Makikita rin natin dito ay analog pa rin siya. Ito yung kanyang speed meter, andito rin yung kanyang odometer. Makikita rin natin signal indicator dito or light indicator is yung kanyang turning light. Andito sa kanyang gitna yung kanyang high beam indicator. Importante rin na meron tayo ditong fuel indicator. Ayan, headlight option natin kasi hindi pa to aho. Makikita rin natin dito yung kanyang high and low turning lights button, yung kanyang busina. Siyempre, meron na rin tong choke in case na mahirapan kang magpandar sa motor. At dito naman sa kanyang right side, meron din tayong starting system na push button. Kung papansinin naman natin, may under cowling na rin siya dito, yung fairings na extension na cover para sa kanyang makina. Masisilip nga lang din natin dito na siya ay naka-carb type pa rin. Yung kanya namang airbox ay nandito sa ibabaw ng kanyang makina. Mala XRM type na rin yung design nito. Body fairings naman tayo dito, mapapansin natin dito, meron na rin siyang air exhaust dito para kung sakaling malakas yung hangin ay malilesen yung dragging. Dito naman sa kanyang ibabaw, makikita natin may mga design na rin siya dito na mala air exhaust. Ayan. Pero wala nga lang siyang butas. Mga decals natin dito, konti lang din, Euro motor, at nandito yung R125. Kanya namang side fairings, ito lang yung makikita natin, sport. Dito naman sa kanyang right side, sa kanyang crankcase, meron ditong naka-engrave na Euro motor. Meron pa rin tong kickstart na okay na okay, lalo na kung nasa probinsya ka naman, ay hindi ka na masyadong mag-aalala sa maintenance. Ito naman yung kanyang foot pedal para sa kanyang brake sa likod. Maganda na rin yung rubber na nilagay nila dito.
for the footrest at meron din dito guard tayong makikita na makakatulong naman para hindi dumik yung footwear natin o yung mismong paa natin dito sa makina, lalo na kung ito'y mainit. Pag-usapan na natin itong kanyang engine type. Ito ay 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, naka 2 bulbs pa rin to. Kaya expect mo sa kanyang fuel consumption, mas mababa. Ito ay semi-automatic yung kanyang gearing position. Ayan. Ito yung dagdag, ito yung kanyang bawas. Check naman natin yung kanyang power. Meron tong 5.8 kilowatt at 7,500 RPM. Kung gusto nyo ng reference, ay mas mataas yung maximum power nito sa Wave na 110. Pupuntan naman natin yung kanyang torque. Meron tong 8.5 Newton meter at 5,000 RPM. Malakas na rin yun. Kayang-kaya na. Kahit may angkas. Kasi yung mga 125 scooter natin, naglalaro lang naman yun ng 7 RPM. So kayang-kaya naman, mas lalo na to, semi-automatic. Akyat naman tayo dito sa kanyang upuan, napakaganda rin. Naka-anti-slip na rin siya, single tone, at maganda yung kanyang foam para sa kanyang driver. Syempre para na rin sa ating angkas. Comfortable na rin siya. Try naman nating buksan yung kanyang compartment. Meron na rin dito ang maliit na compartment, kasyang-kasya. Yung mga important documents natin like lisensya, rehistro, pwede rin tayong maglagay dito ng kapote kung gusto natin. Kung pupuntan mo naman yung likod ng kanyang upuan, may tool organizer rin siya dito. Ito na yung kanyang fuel tank. Ang fuel tank nito ay mas malaki pala kay RS na 125. Siyempre, nakakabanggit lang tayo ng ibang motorcycle model kasi matagal na sila sa market para magkaroon lang tayo ng reference. Ito ay 4.5 liters yung kanyang capacity. Dun sa kabila is 3.9. Ang pangpukaw attention naman dito sa motor na ay yung kanyang fuel consumption na naglalaro sa 54 kilometers per liter. Baba naman tayo sa footrest ng ating pillion ride. Ayan, maganda na rin, naka-rubber na rin. Ang suspension natin dito sa likod ay naka-dual shock na rin. Parang aftermarket kasi kulay red yung kanyang spring. Ang ating stock sprocket dito is 36. Yung kanyang combination ay naka-semi-high speed na rin siya. Pwedeng pangakyatan, pwede rin pang top speed. Top speed nito ay 80. Pero sa experience natin na nagmomoto, kapag may stock speed na nilalagay sa manual, magdadagdag ka na 25 to 30 kilometers per hour, yun talaga yung pinaka-maximum speed niya. Pero sa ganitong setup ng motor, 94 kilograms lang yung kanyang dry weight, plus 125cc, ay no doubt kayang umabot to ng 100 kilometers per hour. Naman tayo sa kanyang right side, mapapansin din natin dito yung kanyang pipe. Ayan, may stock na rin na stainless na heat guard para iwas paso sa braking power naman natin. Naka-drum brake to sa kanyang likod. Kung i-check naman natin yung kanyang tail light, ay kung ito yung unang nakita mo, pati yung kanyang headlight, alam mo ito yung underbone na sikat kasi halos kamukha niya. Mapapansin din natin dito sa kanyang fender, may pointed edge na rin yung kanyang fender, nagdagdag din sa kanyang pogi points at sporty looping. Sa mga interested po dito sa motor na to, gawin nyo na lang po akong reference. Ang height po natin ay 5'6". Subukan po natin ibaba. Ayan, sobrang baba lang, no? Check natin. Ayan, sobrang baba lang, lapat yung ating paa sa ground. Mukha na siyang naka-lowered, no? Hindi mo na kailangang i-lowered tong motor na to kasi mababa yung ground clearance niya. Okay na rin. Lalo na sa mga naghahanap ng motor na budget-friendly lang din naman, yung madaling alagaan, kumbaga, kung sa piyasa ay medyo generic na rin yung parts nito. Pwedeng-pwede rin to sa mga babae o kaya sa mga students kasi magaan lang siyang dalhin at saka matipid, 54 kilometers per liter yung claim na nasa papel nila. At maganda yung kanyang suspension pati dito sa kanyang likod. Okay rin na ang kasan to kasi medyo maluwang din sa dito. Pwedeng-pwede to sa malapitan or pang araw-araw na gamitan. Pwede rin pang malayuan kasi medyo comfortable naman. Maluwang din yung kanyang upuan for the rider. At saka hindi tayo masyadong nakayuko, no? Saktong-sakto lang sa height natin. Napakagandang dalhin. At yung kanyang SRP mas mura pa sa Wave na 110, around 14,900 yung matitipid mo dito. O kaya naman, i-compare natin sa RS na 125 is 25,000 yung kanilang difference. SRP naman natin dito sa motor na to is 50,900 pesos. Ang kanyang minimum down payment, kung gusto man ng installment, ay 3,500. Minimum lang yon. At magdi 3 years monthly ka ng 2,500. At kung medyo maaga ka namang magbabayad or updated ka is less 300 pa. So magiging 2,2 na lang yung monthly mo. Pero kung tinaasan mo pa yung down payment mo, ay mas mababa pa yung magiging monthly mo. Sa mga interested po, ay available naman to nationwide at sa mga around Paranaque. Ilalagay ko na lang po dyan sa inyong screen yung kanilang information. Itatanong na rin natin sa ating mga keyboard warriors kung gusto nyo ba itong motor na to. Ang inyo pong nasa isipan ay i-comment nyo na dun sa comment section below. Sa mga napadaan at nag-enjoy po sa ating review, kung mahilig kayo sa mga motor, naghahanap kayo ng mga mura at mga bagong labas na motor, ay huwag nyo pong kalimutan subscribe ang ating YouTube channel. At hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Ride safe!
Ah, 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 ah.